Unang-una, pinag-usapan po natin yung kaugnay sa CMP. Sinabi natin na hindi tayo pumapayag sa pamamaraan na CMP ang gagawin. Inaalam natin kung ano pa ang mga pamamaraan na kailangan nating gawin, wag lang CMP. Ngunit ang paliwanag po sa atin, muli ipinaliwanag sa atin na iginigit nila na ang pinakabagay daw sa ating lugar ay CMP. Ang sabi nila, pangalawa, walang pondo para i-relocate ang mga tao sa isang libreng pabahay. Ganun na naman, hindi na naman tayo nakakuha ng malinaw na sagot kaugnay doon. So, ano ang kanilang sinabi? Ang sinabi nila ay kakausapin ang may-ari. Ibibigay ang mga datos sa atin at kakausapin kung sino ang may-ari at makikipag-dialogo tayo sa may-ari. At ikalawa, yung usapin ng kuryente. Diba? Kasi sinabi natin na wala tayong kuryente sa ating mga lugar. Ang sinabi na naman muli sa atin, hindi tayo magkakakuryente kung hindi papayag yung may-ari. Pagdating ng may-ari na sinasabi nila, pag-usapan together with them, yung usapin ng kuryente. Yung ikatlo po, sa usapin ng demolisyon, ang napag-usapan po sa usapin ng demolisyon, dahil nangangamba tayo, tama ba yon? Na-e-evict tayo anytime na tayo ay paalisin sa ating lugar. Sabi natin, kailangan matiyak natin na walang magaganap na demolisyon. Again, ang sabi ulit ng City Hall, meron daw court order, ibig sabihin nakakaso yung iba. At ang ginagamit nila dyan ay yung mga hindi pumapayag sa CMP, di ba? Ang ginagawa po nila, yung CMP, pag CMP ka, okay, smooth. Pero kapag hindi ka CMP o hindi ka pumapayag, ngayon nakakorte yon. Kung nakakorte yon, kung ilang bahay yon, yun po yung binibigyan ng anong tawag dito, abiso na paalisin, na i-demolish. Nagkakaroon sila ng legal na batayan sa pamamagitan nun. Sabi mismo ng Pangulo, di ba? Noong nakaraan, noon pa man, no demolition. Di ba? Sabi niya yon. Kaya wag po tayong papayag, no, na tayo ay mawala sa ating mga pamamahay. Huwag po tayong mawala at ma-evict sa ating mga lugar. Hindi pa nga po humaharap yung mayor noong time na pinag-usapan natin yan. Kasi ang humarap lang sa atin ay mula sa City Assessor's Office at yung City Administrator. At yun po ang kanilang mga sinabi. So sa tatlong na pag-usapan po, may inabot ba? Diba? So ang inaasahan po natin talaga ay lakas nating mamamayan. Ngayon, ano po ang aksyon ng NAPSI? Magbibigay po tayo ng sulat muli at kung ano-ano pang mga kailangan na rekwisitos para ipagtanggol pa rin po kayo. At kami po sa Kongreso, sa hanay ng Makabayan Block, ay patuloy pa rin, no, na magpapaimbestiga, kukuha ng mga datos para higit na makatulong para sa inyo sa laban na ito. Ang maganda pong gawin natin ay pag-usapan natin kung paano natin ito mahaharangan. Yun po yung, kasi hindi naman po matutuloy kung sama-sama talaga tayong haharang at hindi talaga yun magagawa na mag-demolish. Kasama nyo pa rin po kami hanggang sa dulo tayo. Huwag po tayo maghiwa-hiwalay. Magkakasama tayo, magkaisa tayo. Ipagtanggol natin, ipaglaban natin ang katiyakan ng ating paninirahan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Parang walang hanggan. Bakit nga ba? Nakaguhit sa ating mukha na tayong lahat ay biktima. Nagalupitan, karahasan, pili tayong dinadapa. 1 bilyong babae ang babangon. Ito na ang ating panahon.
down, no one can hurt us now. Rise up and fight, rise up from the ground. Bangon, kamang bangon, no one can put us down, no one can hurt us now. Rise up and fight, rise up from the ground. Titigil ng panggagahasa, huwag matakot at lumaban na. Tama na ang pang-aabuso, tumayo tayo, kaya na kito. Sabiyong babae ang babangon, tayo ang Gabriela ng ating panahon. Bangon, babae, bangon, ito na ang ating panahon. Itaas ang kamay, itaas ang kamay, at tayo'y lalaban ng sabay-sabay. Land, job, justice, and peace. Anong meron sa Marso 8? Araw natin. Araw ng mga kababaihan. Hindi lang tayo nagsasayaw, kundi, no? Sinasabi natin na yung mga tema natin ay dapat pakinggan.